Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa panununog ng isang modern jeepney sa Katanawan, Quezon. Nakakuha na ng kopya ng CCTV ang ABS-CBN News na sinasabing magpapatunay na nasa ibang bayan sa Quezon ang inarestong grupo ng field director na si Jade Castro. Nang mangyari ang sinasabing panununog nila sa modern jeepney sa katabing bayan naman ng Katanawan. Pero hindi talaga kumbinsido pa rin hanggang ngayon ng pulisya na inosente ang mga suspect. Kung bakit, alamin natin sa exclusive na pagpapatrol ni Dennis Datu. Sa ulat ng Philippine National Police, alas 7:30 ng gabi ng January 31 na mangyari ang pagsunog ng apat na armadong lalaki sa isang modern jeepney sa barangay Dahikan sa Katanawan, Quezon. Ang mga inarestong suspect, ang film director na si Jade Castro, dalawang kasamang civil engineer at isang sales manager. Maraming itinatanggi ng apat ang paratang dahil nasa katabing bayan umano sila ng Mulanay ng mga oras na yun para makisaya sa Coco Lunay Festival. Base sa CCTV footage na hiningi ng ABS-CBN News mula sa lokal na pamahalaan ng Mulanay, kita ang kotse ni na Castro na dumaan sa Mulanay San Francisco Road sa barangay Poblacion 3 noong alas 7:14 ng gabi. Galing ito sa direksyon ng tinutuluyan nilang resort sa barangay Butanyog. Ilang sandali lang, pumasok ang kotse sa San Carlos Street at pagsapit ng alas 7:16 ng gabi, nahagip ang pagdating ng sasakyan sa plaza. Bandang alas 7:25 ng gabi, makikita si Castro na naglalakad sa plaza at kinukuna ng video ang rehearsal ng mga kalahok sa Ginoong Coco Lunay. Para sa pamilya ni Castro, malaking patunay ito na hindi ang apat na inaresto ang sumunog umano sa modern jeepney. Dati mga kapulisan, unang-una talaga alam natin lahat, alam namin na hindi sila yun, wala silang pinalaman doon. Una na rin sinabi ng dalawang opisyal ng Mulanay LGU na kasama nila sa food court ang grupo ni Castro ng oras na mangyari ang insidente sa Katanawan. Pero kahit may CCTV na, hindi pa rin kumbinsido ang Calabarzon PNP na inosente ang grupo ni na Castro. CCTV cannot 100% proof na yung CCTV na yan is kuha sa oras na yan. It may be altered sa technology natin ngayon. Sigurado din ang driver ng modern jeep ng isa sa mga inaresto ang tumutok umano sa kanya ng baril. Oh, yung lumapit po sa akin, sir. Kasi yun lang po, yun pong nasa side ko ang nakita ko lang po. Dahil yung pong tatlo ay nado po sa kabilang side po yun, sir. Nakabonit ba sila? Nung uwara po, hindi pa po. Kaya po nakita ko yung isa na nakasalamin na mukhang ko po yung nagtutok po sa akin, sir. Dahil bukas pa naman po yung ilaw ng headlight ko nun, sir. Pinaninindigan naman ang Gumaka Transport na may-ari ng sinunog na modern jeep ang salaysay ng kanilang tauhan at mga pasahero. Dagdag ng may-ari, 2021 pa lang, may natatanggap na silang death threat. Natanggap kami mga death threat. May kasama pang bala eh. May ribong itim pa. Ngayon, binabaliwala namin yun. Kung i-analyze mo yung mga pananakot sa amin, ay gawa talaga ng kalaban namin sa lansangan. Kung i-analyze mo yung mga traditional jeep na walang prangkisa. Hanggang ngayon, wala pa rin matukoy na motibo o mga pulis sa pagsunog sa modern jeepney. Dennis Datu, ABS-CBN News, Quezon Province. Samantala, hinigpitan na ng pamahalaan lokal ng San Mateo Rizal ang pagbabawal sa mga e-trike, pedicab at tricycle na dumadaan sa mga national highway. Alinsunod dito sa matagal ng memorandum circular ng LTO at direktiba rin ng DILG. May ilang umaalma sa direktibang ito dahil apektado nga ang kanilang kamuhayan. Live mula sa San Mateo Rizal, nagpapatrol si Johnson Malabat. So Johnson, matagal na pa pala itong kautusan na ito, memorandum. So paano ngayon ipinatutupad ng San Mateo local government ang panghuli sa natural mga e-bike at mga tricycle sa mga pangunahing lansangan? Kabayan, sa unang araw pa lamang ng hulihan kahapon dito sa bayan ng San Mateo sa lalawigan ng Rizal, umabot na sa halos 50 ang nasita at natikitan. Ang sabi ng San Mateo LGU,
Yung mga drivers ng e-trikes na nasita kahapon ay pinagsabihan na lamang muna, pero tuluyang pagmumultahin sa mga susunod na paglabag. Tinuluyan namang pagmultahin ng 29 na tricycle drivers na nasita kahapon. Kaliwat kanan ng tricycle at e-trike na gaya nito dito sa bayan ng San Mateo sa Rizal. Nitong Lunes, sinimula na dito ang paghihigpit sa kanila. Kasunod ng muling pagigiit ng DILG sa mga lokal na pamahalaan ng pagbabawal sa mga tricycle, pedikapat maging e-trike sa mga national highway sa buong bansa. Si Mang Agustin, 15 taon ng tricycle driver at kabilang siya sa mga apektado ng paghihigpit na ito. Sa totoo lang, napakahirap dahil medyo napalayo yung aming ikot dahil wala namang alternatibong daan dito. Iniintindi na lang din po namin sa ngayon. Kailangan kaming kumayod eh. Para sa pamilya eh. Mahina po ang kita. Yun ang epekto. Ang ibang e-trike at e-bike drivers, sangayon, nadagdag protection din naman ito sa kanila. Okay naman po para sa safety namin. Nakakatakot kasi may mga kasabay ka na mas malalaking sasakyan, pero very cautious naman ako, sa gilid lang ako ng kalsada. Tapos mabagal lang yung andar ko. Sabi ng San Mateo LGU, tumataas ang bilang ng mga naitatalang aksidente sa kanilang bayan, sangkot ang mga e-trike at tricycle. Base naman sa tala ng Metro Manila Accident and Reporting System, umabot sa 2,829 ang aksidente ng mga bike, e-bike at pedicab noong 2022, bukod pa dyan sa 2,241 aksidente sa tricycle. May paglilinaw din ng LGU kung bakit kinakailangan nilang ipatupad ito. It's not totally banning them from flying General Luna, but there will be crossroads, maaring umikot sila na medyo malayo-layo, but they will be able to reach their destination safely and efficiently. Sa mga mahuhuling lalabag, may multang mula 2,500 pesos hanggang sa revocation ng prangkisa ng tricycle. Sa unang araw ng hulihan kahapon, umabot sa halos 50 ang nasita at natikitan. 29 dito ang tricycle at 20 ang e-bikes at e-trikes. Sabi ni Desiderio, ang mga e-trikes ay hindi muna pinagmulta sa unang paglabag at pinagsabihan lang. Kabayan ng sabi ng San Mateo LGU, ang mga e-truck drivers na patuloy na lalabag ay paulit-ulit na ring pagmumultahin sa halagang 2,500 pesos sa bawat violation. Sabi naman ni DILG Secretary Benher Abalos, nakalulungkot na hanggang sa ngayon, marami pa rin ang mga LGU sa buong bansa ang hindi nakasusunod sa mahigpit na implementation ng naturang memorandum circular na matagal na ring inilabas ng ahensya. Kaya naman, ang mga e-trikes, pedicabs, pati na rin tricycle, hindi lamang nagdudulot ng traffic, kundi nagdudulot din ng aksidente sa ilang highway sa bansa. Kabayan. At di ba, Johnson, itong mga e-trike na ito at e-bike ay hindi rehistrado sa LTO? So, ibig sabihin, hindi sila lisensyado na kumalat sa mga kalsada, pati yung driver. Totoo yan, kabayan, dahil sa ngayon, wala pang panuntunan ng Land Transportation Office na nag-uobliga sa mga drivers ng e-trikes at e-bikes na yan na irehistro ang kanilang mga sasakyan sa ahensya. Kabayan. At ang utos lamang naman ay bawal sila sa mga national highways? Tama, kabayan, ang bawal ay magbabad sila sa mga national highways, pero hindi rin maiiwasan, kabayan, na tatawid across na mga kalsada ang mga e-bikes at e-trikes na yan dahil kalimitang ginagamit yan sa mga komunidad at mga secondary roads ang bawal lamang magbabad sa kahabaan ng national highway. At hindi rin sila insured kapag nagkaroon ng aksidente, Johnson. Dahil walang rehistro, wala ring issue ng insurance sa mga drivers at sakay ng naturang mga sasakyan. Kabayan. Maraming salamat, Johnson Manabat. Nauwi sa suntukan ang pagtatalo ng dalawang rider sa Barangay Tabok, Mandawi City, Cebu, Lunes ng hapon. Kwento ni John Alan Recamadas, napansin niya ang komosyon sa pagitan ng dalawang rider sa tabi ng kalsada. Natigil lamang ang dalawa nang awatin sila ng iba pang mga riders at dumating ang isang tauhan ng Bureau of Fire Protection na napadaan lamang sa lugar. Ayon sa Mandawi City Police, walang nag-report sa kanila tungkol sa insidente, pero inaalam na nila ang pagkakakilanlan ng dalawa para maimbisigahan. Binangga ng isang kotse ang isang motorsiklo sa Barangay Tanza Norte
sa bayan ng Panay, Capiz noong Biyernes. Sa kuha po ng CCTV, dahan-dahan lamang ang takbo ng rider sa kanyang motorsiklo nang bigla siyang salpukin ng kotse na galing sa kabilang linya ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ng rider at humampas sa barrier sa gilid ng daan. Agad dinala sa ospital ang rider pero binawian siya ng buhay. Sa imbisigasyon ng Panay PNP, sumama ang pakiramdam ng 65 taong gulang na driver ng kotse kaya napunta siya sa lane ng motorsiklo. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima kung sasampahan ng reklamo ang driver ng kotse. Arestado rin ng Taguig City Police ang 5 kabataan matapos masangkot sa pangaagaw ng motorsiklo sa C6 Road, Barangay Lower Bikutan, Taguig City. Ayon kay Police Colonel Robert Baisa, hepe ng Taguig City Police, sakay ng motorsiklo ang mga live-in partner pero huminto dahil sa pananakit ng tiyan ng isa sa mga biktima ng lapitan ng mga suspek. Doon na umano sila tinutukan ng baril at kinuha ang kanilang motor. Sa hot pursuit operation, agad na natuntun kung saan din dinala ang nakaw na motorsiklo sa Barangay Bambang at doon na rin naaresto ang mga suspek. Na-recover naman sa lugar ang 2 caliber 9mm na baril, isang granada at mga bala. Paglabag sa anti-carnapping law, illegal possession of firearms and explosives ang kakaharaping kaso ng mga suspek. Nung pinasok ng tropa, na-recover dun yung motor. Mm-hmm. Then, as mentioned by the suspect, the victim, armed and dangerous talaga ito. We're doing an in-depth investigation kung ano pa yung mga involvement nila. Mm-hmm. Other than this one, baka hindi lang dito tumitira sa amin sa Taguig, dumadayo na ibang bayan. Kiniling ng ilang kongresista na i-exempt din ng MMDA sa number coding scheme ang ilang senior citizens. Yan ay matapos lumabas sa pagdinig ng komite na binibigyan ng naturang pribilehiyo ang mga kwalipikadong persons with disability. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Joint House Committees tungkol sa mga karapatan ng senior citizen at persons with disability, naungkat kung may pribilehiyo bang ibinibigay ang MMDA pagdating sa number coding scheme. There is exemption to PWDs, subject to application and approval by the chairman, Your Honor. There's no similar exemption for senior citizens. Hirit ng ilang kongresista, isama na rin sana sa mga pwedeng kumuha ng exemption ang mga nakatatanda. Kasi kung minsan tinatakbo ka sa ospital o magpapa-check up ka, yun lang ang sasakyan mo. Kaya sinabi ko kay Chairman Cantes, basta as long na may nakasakay na senior citizen sa sasakyan, kung pwedeng color coding exempt na lang. Nagpaalala naman si Albay Representative Joey Salceda sa mga establishmento na dapat may diskwento rin ang mga senior citizen at PWD sa parking fee. Dumarami rin ang mga mambabatas na nananawagang itaas ang limit na 1,300 pesos kada linggo para sa halaga ng grocery ng mga nasabing sektor na pwedeng bigyan ng diskwento. Para sa Philippine Retailers Association, dapat maging malinaw na magiging tax deductible ang mga ibinibigay na discount sa seniors at PWDs. There are business operation that are hardly making 20% margin, hindi pa profit margin. So kung ibibigay na yun sa senior citizen, wala na silang tutubuin or they continue their downward spiral. The discounts are tax deductible. Of course, you did not receive the revenues and therefore it's not taxable. Inalmahan naman ng isang grupo ng maliliit na botika ang panukalang tanggalin ang purchase booklet bilang requirement sa mga senior at PWD na magpapadiskwento sa biniling gamot. Ito po yung basis namin ng control kung kailangan na po bang bumalik uli ang senior citizen sa doktor. Kasi pag hindi po natin ito na control, tuloy-tuloy pong bibili yung senior citizen, eh hindi na po niya kailangan yung gamot. Mungkahi ng National Commission for Senior Citizens,
Palitan na lang ang booklet ng National Database System kung saan pwedeng bantayan ang mga pinadidiskwentuhang gamot at grocery items ng seniors at PWDs. Kasama ito sa pag-aaralan ng Technical Working Group na babalangkas ng panukalang batas na layong tugunan ang mga reklamo sa pagpapatupad ng mga naturang diskwento. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Bumagal ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, dahil ito sa mas mabagal na paggalaw sa presyo ng ilang pagkain gaya ng isda at gulay. Pero sa kabila nito, bumilis naman ang pagtaas ng presyo ng bigas. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumagal sa 2.8% ang inflation sa unang buwan ng taon. Mas mababa ito ng 5.9 percentage points kaysa sa Enero noong 2023. Ito na ang pinakamababang antas ng inflation sa loob ng tatlong taon o simula noong October 2020. The brighter side is that may mga food items din tayo na bumagsak naman talaga yung presyo, which is also being consumed by households. May mga items tayo dun sa consumption basket natin na naging negative yung inflation, yung iba bumaba. Kasama sa mga nakapagpabagal sa inflation ang mabagal na paggalaw ng presyo ng pagkain gaya ng gulay, isda at manok, renta ng bahay at mga bayarin gaya ng tubig at kuryente. Ikinatuwa ng Department of Trade and Industry ang pagbagal ng inflation rate. Pero para kina Aling Baby at Mang Jason na namalengke sa trabaho market, tila hindi naman nila ito nadadama. Malaking-malaki, alos parang doble. Alin po? Yung mga pinamimili namin sa araw-araw. Dati alos wala pa isang dam, makakain ka na ngayon. Sa maghapon, ngayon talagang wala. Hindi lang talaga kaya yung sandaan lang isang kainan. Madalang po bumababa. Mataas talaga. Madalas. Mahal ngayon. Mataas. Kita mo naman ang presyo, di naman nagbago. Sa kabila ng datos na nagpapakita ng kabuuang pagbagal ng inflation sa bansa, ibang usapin naman ang bigas. Lumalabas kasi sa datos ng PSA na hindi tulad ng ibang bilihin, bumibilis ang pagtaas ng presyo nito. Nasa 22.6% ang rice inflation na siyang pinakamataas simula noong March 2009. Ayon sa PSA, nasa 10 hanggang 11 piso ang itinaas ng presyo ng bigas ngayon kumpara noong 2023. Tansya ng PSA, posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa Hulyo ang pagtaas ng presyo ng bigas. Mas damaan nila ng 30% sa pinakamahihirap na pamilyang Pilipino ang rice inflation dahil mas malaking bahagi ang bigas ng kanilang buwan ng budget. Paliwanag ng Department of Agriculture, ang mataas na presyo sa international market ang dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Makita rin natin noong nagtaas din yung farm gate prices natin local from 19 to 23. So may konti rin yun na impact. Pero pinakamalaking impact talaga sa presuhan, yung presyo sa international market. Nagbabala naman ang ilang economic experts na posibleng bumilis ang inflation sa second quarter ng taon dahil sa El Nino. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Gretchen, may iniinda bang sakit si megastar Sharon Cuneta? Ate B, nagbigay ng update si megastar Sharon Cuneta sa kanyang fans matapos sumailalim kamakailan sa mga medical tests. Kahit naman hirap sa paglalakad, dumalaw si Sharon sa ikalawang gabi ng burol ng yumaong head ng Dreamscape Entertainment na si Deo Edrenal. Nagpapatrol, MJ Felipe. Nag-alala ang fans ni Sharon Cuneta sa kanyang post sa social media noong isang linggo. Bukod sa ubo, iniinda rin ni Mega ang torn ligament sa kanyang kanang tuhod at naipit na ugat sa likuran. May scoliosis din si Mega at nahirapan na siyang maglakad simula nang bumalik sila mula sa family vacation sa Seoul, South Korea. Kagabi, kahit hirap maglakad, dumalaw si Sharon sa burol ng head ng Dreamscape Entertainment na si Deo Edrenal. Sinalubong siya ng mga kapamilya staff na nakatrabaho niya mula noon hanggang sa seryeng FPJs ang probinsyano. Pati na ang executives ng Dreamscape Entertainment. Gayon din sina Cherry Pie Picache at direktor na si Chito Ronyo. Taim-team na nag-alay ng dasal si Mega para kay Sir Deo. We didn't
really have a very close friendship, but always a very good and pleasant relationship at work, because Dea was the kind of person, he never said one thing and did another thing, or said something then said something behind your back. Never. He was always like yes or no. Never beat around the bush. There was a lot of respect I had for him. I hope it was mutual. I believe it was mutual. Samantala, nagbigay ng update si Sharon sa lagay ng kanyang hita at resulta ng MRI. It has nothing to do with bone or muscle. It's nerve. Okay. So I need to have physical therapy. I'm still limping. My meds have been upped. But thank God it's nothing worse than that. It's very painful. So when I walk, napipilitan akong mag-limp because it's from here all the way to here. So, but it's in time I'll be fine. Depends on the, you know, how much therapy I do. Pero tiniyak ni Mega sa kanyang mga tagahanga na makaka-recover siya agad. Please don't worry, huwag kayong mag-alala. Okay naman, nothing serious. Sisimula ni Mega ang therapy sa lalong madaling panahon. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nagbabala ang isang consumer group na lalo pang tataas ang singil sa kuryente dahil sa papasuking kontrata ng Meralco sa ilang planta na pinatatakbo ng natural gas at coal. Pero depensa ng Meralco, dumaan sa proseso ang bidding at ito ang pinakamurang supply para sa milyong-milyong consumer. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Ang dating 700 pesos na bill sa kuryente na naaling Carmen naging 1.7 na ngayon. Refrigerator lang ang nadagdag sa kanilang appliance pero nadoble ang bayarin nila. Mahirap. Kumbaga sa ano, iniisip pa lang namin saan namin kukunin yung dagdag pambayad sa kuryente. Imbis na idadagdag namin, pandagdag sa pagkain namin. Gaya ng pagtitipid ni Aling Carmen, tumambay na lang sa labas ng bahay si Aling Emilia imbis na paandarin ng electric fan para mapawi ang init bago magtanghali kanina. Para makatipid-tipid po kasi sobrang mahal po ng kuryente. Kapag umiinit kasi ang temperatura, lalakas din ang konsumo na magpapataas sa bill sa kuryente. Pero babala ng isang consumer group, lalo pang tataas ang singil sa kuryente dahil sa mga bagong kontratang pinasok ng Meralco sa mga supplier ng kuryente. Ipapasa kasi sa lahat ng mga consumer ang halaga ng fuel o panggatong na maaaring tumaas ang presyo sa international market sa mga susunod na taon. Ayon sa Power for People Coalition, coal at natural gas plants ang napupuso ang supplier ng Meralco para sa 1,200 megawatts ng kuryente sa loob ng 15 years. Mula sa naunang mga kontrata ng mahigit 2 piso, 2 pesos and 60 cents per kilowatt hour, yun yung otomatikong ipapasa sa electric consumers. Yun yung una. Pangalawa, hindi kasama dyan yung fuel cost. Bakit ito na naman yung pinili? Alam na natin na volatile yung presyo. Matatanda ang kumawala sa naunang kontrata ang mga planta ng San Miguel kung saan nasa mahigit 4 pesos kada kilowatt hour lang ang presyong napagkasunduan. Ngayon, sila ulit ang nanalo sa presyong mahigit 7 pesos per kilowatt hour. Sa Meralco, tinalikuran ka at iniwan ka at iniwan yung electric consumers mo na pinaka-kliyente mo. Kumbaga parang iniwan ka sa mataas na presyo ng kuryente. In-exposed ka. Tapos papasok ka, yun pa rin yung ipupursu mo. Pero sagot ng Meralco, walang basehan ang babala dahil dumaan sa competitive selection process o CSP ang alok ng South Premier Power ng San Miguel. Our intention is to get the least cost possible. So hindi ko talaga makita saan ang gagaling yung P4P na sinasabi lang magpapamahal because these are all the bids that participated. Wala rin umanong makakahula kung ano ang magiging direksyon ng presyo ng coal at natural gas sa mga susunod na taon kaya hindi tamang ideklarang tataas na agad ang singil sa kuryente.
walang pinagkaiba yan, Alvin, sa langis, di ba? Sa gasolina, sa diesel, yung ina-announce mo every week. Pag nagbago ng presyon sa merkado, syempre may impact din yan domestically sa atin, sa Pilipinas. So that's just how it goes. Paliwanag pa ng Meralco, hindi rin uubrang puro renewable energy ang kunin nila dahil 24/7 ang kailangang supply na hindi naman kayang punan lahat ng solar, hydro at iba pang malilinis na source sa buong araw. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, bumababa na ang antas ng tubig sa mga dam sa Luzon na binabantayan ng PAGASA. Sinasabing epekto na ito ng El Nino, lalo't ayon sa ahensya, nadagdagan na ang bilang ng mga lugar na nakararanas ngayon ng tagtuyot. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Karindiriya ang negosyo ni na Regine. Bagamat alam nilang kailangang magtipid ng tubig dahil sa El Nino, hindi nila ito magawa dahil marami silang pinaggagamitan ng tubig sa karindiriya. Kasi pagkainan, dapat malinis ka talaga. Kaya maya't maya, nagpupunas, naguhugas ng mga plato, ng mga baso. Nandyan yung sanitation, proper sanitation talaga. Para makatipid, bumabawi naman siya sa ibang paraan. Dati, yung mga mura-mura pala yung tubig namin, kung naglalaba kami, tapos tatlong beses kami nagbabanlaw. Ngayon, dalawang beses na lang, tapos konting-konting tubig na lang. Dahil sa patuloy na pagkonsumo ng tubig na sinabayan pa ng El Nino, bumaba na ang antas ng tubig sa malalaking dam na binabantayan ng PAGASA. Pinakamalaki ang nabawas sa Magat at San Roque, pero hindi na umano ito nakagugulat. Sa Magat Dam, meron po kasi, malaki kasi yung service area niya doon sa Northern Luzon. Meron mga season na sinusunod, yung cropping season na sinusunod, that would really require yung pong pag-drawdown ng tubig from our dams. Ang Angat Dam na nagsusupply naman ng tubig sa Metro Manila, bumaba ng 0.25 meters. Nasa 210.08 meters na lang ito ngayon, pero malayo pa ito sa minimum operating level na 180 meters. Noong nakaraang El Nino, labis ang ibinaba ng tubig sa Angat. Matatandaan na sa mga panahong ito, nahirapan ang maraming residente sa Metro Manila dahil sa kakulangan sa tubig. Paliwanag ng PAGASA, bagamat magandang balita na mataas pa ang level ng tubig sa Angat, hindi pa rin dapat makampante ang mga consumer. Pag mainit po, so definitely mataas din po yung rate ng evaporation, and that also constitutes doon sa losses within the watershed, within the dams. Medyo significant din siya kasi open space yun, ano? Una nang sinabi ng Department of Agriculture na kung ikukumpara sa mga nagdaang El Nino, hindi talaga ganon kakritikal ngayon ang antas ng tubig sa mga dam. Pero dapat pa rin isaalang-alang ang labis na kakulangan ng ulan sa maraming lugar sa bansa. Katunayan, nitong nakaraang buwan, 14 na lugar na ang nakararanas ng meteorological drought. 10 lugar ang nasa ilalim ng dry spell, habang 17 ang may dry condition. Tansya ng PAGASA, lalagana pa ito sa mas maraming lugar sa bansa sa katapusan ng Pebrero. Mga bagyo ang sinasabing muling magpapataas ng tubig sa mga dam. Pero kakaunti ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Pero may mga thunderstorm na nagdadala rin ng malakas na ulan. Sakaling mangyari ito sa panahon ng El Nino, payo ng PAGASA, sahurin ang ulan para magamit bilang panglinis ng palikuran, panglampaso o sa iba pang bagay na nangangailangan ng labis na paggamit ng tubig. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Baha pa rin sa ilang lugar sa Carmen, Davao del Norte. Puspusan naman ang pamamahagi ng relief goods sa mga binaha. Mula Carmen, Davao del Norte, nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, nahatiran na ba ng tulong ang mga nasa isolated area dyan? Bernadette, may mga isolated na lugar ang nahatiran na ng tulong at sa katunayan, ilang araw na rin na nag-iikot ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan para magbigay ng tulong. At humihingi rin sila ng pag-unawa sa publiko dahil maging sila ay nahirapan din na bigyan agad-agad ang lahat ng mga residente ng tulong. Sa paghupa ng baha sa maraming lugar sa bayan ng Carmen, mas pinaigting ng LGU at ng DSWD ang pamamahagi ng relief goods sa mga binahang residente. Sa barangay Tuganay, nag-abot sila ng kahong-kahong relief goods.
Malaking pasasalamat po, sir, na may tulong nang dumating sa amin kasi po mahirap yung sitwasyon namin dito. Pero sa bahagi ng Barangay Salvacion, ang ilang residente nag-aabang sa may kalsada para makatanggap ng ayuda. Napaiyak si Tatay Librido sa kanyang sinapit. Kasi na-corner kami dyan, hindi kami kuhan. Kaya yung mananawagan ako sa mga kamag-anak ko dyan sa Ordanita, Pangasinan, sa Barrio Labet. Na kami dito, kami, pati pamilya ko, wala na. Kung sino man nakakadinig po sa inyo dyan sa Barangay Labet. Ako nandito, ang kamag-anak ninyo si Saplan Andrada. Sana man madinig ninyo itong panawagan ko. Sa Purok sa East, naglalakad ng 1 kilometro sa baha ang mga tao para mag-abang ng relief goods. Anila, 1 linggo silang na-stranded dahil sa taas ng baha sa daanan. Humihingi naman ang pangunawa si Carmen Mayor Leone Bahage. Bukod sa pangalawang beses na ngayong taon, malawakan pa ang naging pinsala ng bahang nakaapekto sa halos buong populasyon. Tinutukan muna nila ang rescue operations na naging pahirapan dahil sa napakataas ng tubig at sa dami ring stranded. Sumunod naman ang relief operations. Nakapalabas na kami ng more or less 800 sacks ng sariling pundo namin. May more or less 2,000 cartons of purified water, drinking water. At sa andami na kaming mga tanker na narintahan, 8 barangays na ang naibigyan na natin fully ng ating mga food packs. At nanatiling pinapakain natin more or less 1,600 katao at 3 complete meals a day. Ayon sa alkalde, kaya pa nilang bigyan ng relief goods ang mga apektadong residente at may natatanggap din silang ayuda mula sa DSWD, mga NGO at private donors. Naging evacuation center naman ang buong munisipyo. Maging sa may mayor's office, may evacuees na rin. Ang mas nakapagpalala ng baha ayon sa alkalde ay ang tubig sa Tagum Libuganon River Basin na hindi agad nakadaloy palabas sa dagat dahil silted na ang ilog. Minungkahin na namin matagal na ang pinaka-delta na nasa bayan namin sa Barangay La Paz dapat madisilt, dapat matanggal yung malaking accretion. Ayon naman sa Davao del Norte PDRMO, umabot sa 240 mm rainfall ang ibinuhos ng low pressure area noong nagdaang linggo, nakatumbas ng 1 buwan na pag-ulan. Umakyat naman sa 21 ang bilang ng mga namatay sa baha at landslide sa Davao Region. Nagpadala po ng food packs yung DSWD as early as last month. Hanggang ngayon, may mga food packs pa rin dumarating. Ang gawin ngayon ang pagbibigay ng mga food packs. Sa Butuan City, nagpatupad ng forced evacuation ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga barangay malapit sa Agusan River kagabi matapos tumaas ang tubig sa ilog. Bernadette, panawagan ng lokal na pamahalaan lalo na sa national government na tulungan sila na madisilt itong kanilang river basin para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig patungo sa dagat. Samantala, sa relief operations naman sa mga binahang lugar ay pinapasok ng mga truck ang lugar para makapaghatid lang ng tulong sa mga residente roon. Bernadette? Maraming salamat, Hernel Tokmo. Ngayon, alamin natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, yung mga nangyayari sa Davao Region at sa ilang bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin ba sila makakaranas ng mga pag-ulan? Ariel? Kabayan, nakaranas actually ngayong araw ng Martes dyan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa easterlies. At may minomonitor ding cloud cluster o kumpul ng ulap sa may silangan ng Mindanao na posibleng mabuo bilang low pressure area sa mga susunod na araw. Dahil po rito, may mga aasahan pang pag-ulan sa Visayas-Mindanao area ngayong Miyerkules at patuloy ding magadala pa ng maalinsangang panahon itong easterlies dito sa may Luzon hanggang Huwebes. Sa weekend naman, muling inaasahang magpapalamig ang amihan sa may Luzon na posibleng tumagal hanggang sa araw ng mga puso. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, sa Mindanao po may malalakas ng ulan sa Northern Caraga bandang umaga. Sa tanghali, meron na rin malalakas na ulan sa may Surigao del Sur at Davao Oriental. At mas maraming lugar pa sa Mindanao ang uulanin sa hapon hanggang sa gabi. Kaya po ang ating paalala, maging maingat pa rin po dahil posible pa yung mga pagbaha at landslides dyan sa Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, meron din po mga pag-ulang aas.
aasahan sa umaga sa may Southern Luzon at Bohol at sa tanghali malaking bahagi ng Central Visayas ang ulanin lalo po sa may Sikihor. Mababawasan ito sa hapon at mawawala na pagsapit ng gabi. Meron din pong kalat-kalat na ulan sa gitnang bahagi ng Palawan mula yan bago magtanghali hanggang bago lumubog ang araw. Sa Luzon po, posible pa rin ang bigla ang pagbuo ng thunderstorm sa may Aurora, Quezon at Bicol Region bandang hapon at mainit po maghapon sa may Ilocos at sa Central Luzon. Aabot sa 36 degrees Celsius ang mararamdamang init ng katawan o heat index dito po sa may Kabanatuan, Dagupan, sa may Tarlac at sa Batangas City. Tayo po sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng ulan buong araw bukas pero posibleng kumulimlim bandang tanghali at hapon. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya. Pinalagan ng mga senador ang pahayag ng mga kongresista na walang respeto ang Senado sa interparliamentary courtesy. Naniniwala naman sina dating Senate President Franklin Drilon at Tito Soto na tanging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pwedeng tumapos sa patuloy na bangayan ng Senado at ng Kamara. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Bumuelta ang mga senador sa patutsada ng mga kongresista na hindi nila nirerespeto ang interparliamentary courtesy sa kanilang pag-iimbestiga sa People's Initiative. Kung feeling assaulted sila, how? How? If the committee is just performing its duty, if Committee on Electoral Reforms is just performing its duties, they deal on facts. Very clear in the last hearing, the last two hearings, the facts had come out. It bothers me, Mr. President, that our co-equal house with the House of Representatives would accuse the Senate of coming up with these so-called intense attacks. Sinasabihan tayo ng House of Representatives na yung investigation natin, although sa title in aid of legislation, wala daw tayong clear legislative purpose. Okay, I mean that is the unparliamentary conduct. Giit pa ni Zubiri, hindi sila pwedeng diktahan ng Kamara kung kailan dapat tapusin ang resolution of both houses number 6 na target palawagin ang ilang economic provisions ng konstitusyon. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, tuloy ang investigasyon sa umano'y suhulan sa People's Initiative. Kailangan anyang malaman kung gumamit ba ng pera ng gobyerno si Perma Lead Convenor Noel Oñate nang bayaran ng 55 million pesos ang pro-charter change TV advertisement. Dapat din anyang humarap sa pagdinig si Attorney Anthony Abad na nakalistang tunay na nasa likod umano ng People's Initiative. Bumuelta rin si Senador Marcos sa mga kongresista. Kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Hindi ko nga sinabi na yung mga empleyado nila. At kung tutuusin, hindi naman covered ng immunity yon. Dalawang senador naman ang nag-alok na pumagitna sa Senado at Kamara. I can talk to the leadership of the House and I can also talk to the leadership here in the Senate para matapos na ito, magkaroon ng dialogue. Lahat naman yan madadaan sa usapin. Let's move forward na. Kung kakailanganin, pwede rin ako mag-volunteer na mag-mediate. Dahil sabi ko nga, galing rin ako sa lower house at marami tayong kaibigan. May panawagan din si Senador Ronald Bato de la Rosa. I have already declared personally, may sispire. Sabi ko, sispire na ako, tama na. Naniniwala naman si na dating Senate President Franklin Drilon at Vicente Soto III na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lang talaga ang pwedeng tumapos sa bakbaka ng Senado at Kamara. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News. Hinamo naman ng ilang kongresista ang Senado na ilabas ang kanilang tunay na saloobin kaugnay sa pag-amyenda sa saligang batas. Hindi rin pinalagpas ng ilang leader ng Kamara ang umano'y bantang pagpapatagal pa sa deliberasyon ng Senado sa charter change. Nagpapatrol, RG Cruz.
Pumalag ang mga leader ng Kamara sa pahayag ni Senador Sani Angara na baka abuti ng Oktubre o filing ng kandidatura para sa halalan 2025 ang pagtalakay ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6 o panukalang Economic Charter Change. Ayon kay Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, mistulang pinatay na nito ang RBH 6 kaya ginigit nila ang naunang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na matatapos nila ito bago mag-Semana Santa. For you to want to sit on it in October, you know for a fact that it's just actually killing the bill already. Sawang-sawa na kami dyan sa kill the bill na yan. We do not want that specific provision or that amendment in the Constitution, you know, be included in the midterm election. Eh, mapopolitika na siya eh. On the second half of any administration, patay na po yung proposal. Kaya hamon ni Dalipe sa mga senador, ilabas na ang mga baraha pagdating sa tsa-tsa. Huwag po tayo magtago. Sabihin natin sa buong Pilipinas, sino yung mga senador pabor to amend, to update the 37-year-old constitution, at sino yung mga kontra. And the people of the Philippines will decide whom to put in the Senate. Palaman rin ng mga kongresista sa pagpalag ng mga senador sa House Resolution 1562 o ang resolusyong kumukontra sa matinding banat ng mga senador laban sa Kamara at kay Speaker Martin Romualdez kaugnay ng People's Initiative. Kailan sa kasaysayan ng Kongreso ang isang chamber mag-o-organize ng isang inquiry tapos ang matatarget yung leader ng isang chamber? What if we organized a congressional inquiry. Tapos, ang idadawit natin, si SP Meg Zubiri. Yung mga senador, mataas ang tingin sa aming mga kongresista kasi kami ang pinakakatawan nila dito sa House of the People. Pag kami ang tinira mo, parang tinira mo ang mga tao namin sa baba, yung mga constituents namin. Ani Dalipe, handa sila makipagdialogo sa mga senador ukol sa tsa-tsa pero tila sawa na si Gonzales. Parang budo lang nangyayari eh, di ba? Kaya ilang beses na po yan. Nanawagan naman si Camarines Sur Representative Elrey Villafuerte sa mga senador na huwag baliwalain ang People's Initiative lalo't hindi pa naman napapatunayan ang umano'y bilihan ng pirma. Pag may allegation ba sa election na may vote buying, does it invalidate the whole election? If there are certain sectors or districts that, you know, allegedly committed bribery or use of government resources, that's wrong. We will not tolerate that. But it does not invalidate the whole signature campaign, the People's Initiative. Ginitama ng PNP, hindi sila pwede manghimasok sa People's Initiative kung walang pruweba ng paglabag sa batas gaya ng pamimilit o pamimili ng pirma. RG Cruz, ABS-CBN News. May cancer si King Charles. Ito po ang inanunsyo ng Buckingham Palace isang linggo matapos lumabas sa ospital ang hari dahil sa prostate procedure. Hindi idinetalye kung anong uri ito ng cancer at kung gaano nakalala ang sakit. Pero ayon po sa palasyo, nagsimula na ang treatment ng 75-year-old na hari ng Britanya. Nananatili rin anyang positibo ang hari na malalampasan ang hamon sa kalusugan at umaasang sa pinakamadaling panahon ay tuluyang makababalik sa pagganap sa kanyang mga tungkulin. Sa ngayon ay pinayuhan si King Charles ng kanyang mga doktor na ipagpaliban muna ang mga public engagements pero patuloy pa rin anyang gagawin ang ilang official paperworks. Naging hari si Charles noong September 2022 kasunod ng pagpanaw ng kanyang ina na si Queen Elizabeth II. Rumampas si Liza Soberano sa Hollywood premiere ng kanyang pelikulang Lisa Frankenstein. At kwento ni Liza, excited siya na dalhin sa Pilipinas at maging tour guide ng co-stars niyang sina Catherine Newton, Cole Sprouse at director na si Zelda Williams. Glowing at excited si Liza Soberano nang rumampas sa red carpet sa Hollywood para sa kanyang kauna-unahang Hollywood movie na Lisa Frankenstein. Kasama niya ang co-stars na sina Catherine Newton at Cole Sprouse at iba pang mga nasa likod ng pelikula. Sobrang na-overwhelm po ako kasi hindi ko in-expect na maraming, I don't know, like makakapansin agad sa akin. I play a supporting character obviously in Lisa Frankenstein and it's just so overwhelming to hear that people really love my character and they really love like the comedic timing that I bring to the story and everything.
Sa sit-down interview ni Liza sa ABS-CBN News, sinabi ng aktres na marami siyang natutunan sa kanyang unang sabak sa Hollywood. For me, the most important message is like to love the people that truly like are there for you and support you and just like really be there for them and allow them to be there for you. Mm-hmm. I think that's like the biggest lesson that I kind of learned from Lisa's character, and I want everybody to have fun. It's kilig, it's funny, it's morbid. It is. It's a little bit of everything in one. Dala-dala rin anya ni Liza ang mga aral mula sa kanyang showbiz career sa Pilipinas. That's why I'm always so grateful for the career and the people that I met in my career in the Philippines, and I'm happy because a lot of them are still here rooting for me. Ano ang cute ng bonding niyo yung pinapost sa social media nina Catherine Newton on the set, nila Cole Sprouse. How was it like working with them and director Zelda? Catherine and Cole, they were such amazing co-actors to work with. I was really nervous coming in to the set because, you know, I grew up watching the both of them. Napakataas din ang paghanga niya sa Phil-Am director na si Zelda Williams, anak ng yumaong komedyanteng si Robin Williams. She is an amazing director. They were really trying to boost my energy and my confidence because I was just like very shy. I was afraid of like overstepping, or I was afraid that like I wouldn't kind of understand or be able to bond with them just because of the cultural differences. But they were very warm and I learned so much from them. Being a Filipino, naging parang pamilya na ni Liza ang co-stars at ang direktor, kaya nagpresenta si Liza na maging tour guide nila sa Pilipinas. I do have family that is still there from my grandfather's side. I'm looking forward to going, and she said she'll take me around. So fingers crossed, it can be very soon. She tried to take us. She invited me and Zelda on a trip. Si Cole rin, na huling nasa Pilipinas noong 2018, sabik bumisita muli sa bansa. I'd love to come back. I loved Manila. I think I ate more food than I ever have in my life in that 1 week that I was with you guys. It was beautiful. Lisa! Does he have palabas na ang horror rom-com na Lisa Frankenstein sa mga sinihan sa Pilipinas simula bukas, February 7. Mapapanood ang buong panayam kay Liza Soberano at sa cast ng Lisa Frankenstein sa news.abs-cbn.com at sa YouTube channel ng ABS-CBN News. Na biktima ng online scam ang dating aktor at host na si Icy Mendoza matapos ma-hack ang messaging app ng kanyang tiyahin at nangutang sa kanya ng pera. Pinatutukan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP at iba pang ahensya ang laban kontra cybercrime. Nagpapatrol, Nico Bawa. Dumulog sa NBI, Anti-Organized and Transnational Crimes Division, ang host entrepreneur na si Icy Mendoza. Nakipag-chat kasi ang kanyang tiyahin nitong linggo sa isang messaging app at umutang sa kanya ng 30,000 pesos. Anak, may favor sana ako sa'yo. Pwede ba kahiram ako ng money? So I asked, magkano po tita? 30K. Tinansfer ko dun from my e-wallet to hers. Kasi kakamadali ko, hindi ko man lang natawagan or na reconfirm sa kanya. Pero nagulat si Icy nang biglang humingi pa ng dagdag na 40,000 na may interest. Dito na nagduda si Icy at tinawagan ang kanyang pinsan. Yun nga, uy, Ice, nahack yung Facebook niya. Ang daming mini-message. Daming nagme-message na hinihiraman ng money. Shucks, sayang. Abay ko siya ka, hindi. Unang masak sa isip ko. Parang, shucks, mababalik ko pa ba? Paano ko ibabalik? Nung tinry ko i-confront si yung hack scammer nga, sabi ko, please pakibalik mo na. Parang pakibalik mo na kahit partial. Sige, parang ano na lang, di ba? Parang may TF din siya. Ganyan, pero like, yun. Tapos after nun, binlock na niya ako. Abiso ng NBI, ugaliin na kausapin muna ang mga kaanak o kaibigan na nagme-message ng utang bago magpadala ng pera o sa anumang transaksyon. Actually, karamihan, tinitingnan nila yung history ng messages eh, kasi makikita mo yung the way they communicate, parang akala mo talaga na yung kamag-anak mo rin yung kausap mo. Pero yun nga, mayroong red flags doon marami. Number one, hindi naman nang hihiram sa'yo to, tapos biglang, or hindi naman nang hingi sa'yo ng pera, bigla na lang manghingi ng pera. Tapos, pag nanghingi pa ng pera o nanghihiram ng pera, yung account na padalhan, nakapangalan sa iba.
Ayon sa NBI, umakyat ng 200% noong isang taon ang bilang ng mga kaso ng online scams. Sa sectoral meeting sa Malacanang, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang PNP na pag-igtingin laban sa mga cybercrime. Well, with regards to the statistics, yun nga, nakita natin na masyadong tumas. But dissecting it further, yung online or yung mga cybercrimes committed, it's more of yung mga online scam. So parang to our appreciation, it's more of awareness for our mga kababayan or to the public about this scheming na ginagawa ng mga kriminal over the internet. Ayon pa kay Acorda, kasama sa utos ng Pangulo ay magkaroon ng panuntunan at pag-isahin ang sistema at mga plataporma laban sa cybercrime. Target din ng PNP na isailalim sa training ang miyembro nito para mahasa sa pabago-bagong modus sa mga online scam. Nico Bawa, ABS-CBN News. Umalma ang Chinese Embassy sa mga bintang at haka-haka na may kinalaman umano ang Chinese government sa tangkang hacking sa ilang government website at email systems ng Pilipinas nang walang basihan o anilay ebidensya. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na kailangan ng mas malalimang investigasyon dahil nakataya ang pambansang seguridad. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Disyembre 2023, nagsimula ang tangkang cyber attacks sa website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ang isiniwalat ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagdinig ng House Committee on Information and Communications Technology ngayong araw. At nitong Enero, mahigit 17,000 ang mga pag-atake mula sa iba-ibang Chinese IP addresses na tumarget sa web applications na ginagamit ng mga OFW. The attacks happened multiple times from December, January, and the last recorded attack was February 4. Said attacks were mitigated by OWA's web application firewall. Investigation showed that the attackers have multiple IP addresses coming from cnc.net, which is located within China. Tiniyak ng DICT sa komite na naharang na ang lahat ng cyber attacks, pati na ang sa mga email domain ng gobyerno. Kabilang sa mga tinarget ang mismong DICT, Justice Department, Philippine Coast Guard, website ng Office of the Cabinet Secretary, pati na ang personal na website ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang sinabi ni USEC D na na-trace ang mga hacker sa telecom company na nakabase at 100% pag-aari ng China. Pero nilinaw ng DICT na hindi pinagbibintangan na nasa likod nito ang Chinese government. Our investigation currently holds circumstantial evidence suggesting that alleged perpetrators may have operated through Chinese networks and utilized tactics, techniques, and procedures associated with known Chinese advanced persistent threat actors. However, it is crucial to understand that at this stage, we lack direct evidence conclusively linking these incidents to be having the authorization of the Chinese government. Naghain na ng resolusyon si Senator Risa Ontiveros para imbestigahan ng Senate Committee on National Defense and Security ang insidente. Sa kabila ng sinabi ng DICT, naniniwala ang senadora na ang mga pag-atake sa government websites at email systems ay isang uri ng foreign government-sponsored cyber intrusion at nakakaapekto sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang mga may kinalaman sa pagbabantay sa West Philippine Sea. May posibilidad anyang maglagay ng malware sa mga critical defense networks para sa pangmatagalang paniniktik na peligroso pati sa resupply missions sa Ayungin Shoal. This is a major cyber attack. Habang nagsasayang oras tayo para pag-usapan ng charter change, ang China hindi tumitigil sa panghihimasok sa ating bansa. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin. China ang mas malaking problema.
Pero buwelta ng Chinese Embassy, napaka-irresponsable na idawit ng walang basihan ang China sa cyber attacks laban sa Pilipinas at ikabit pa ito sa alitan sa karagatan. Mariinding tinututulan at inaaksyonan ng Chinese government ang mga ganitong illegal na aktibidad sa loob ng China o mga pasilidad nito. Dagdag pa ng embahada, isang pandaigdigang hamon ang cybersecurity na kailangang pagtulungan ng international community. Tiniyak naman ng OWA na ligtas at intact ang OFW database na punteriya ng maraming hackers. Kasi delikado yan eh. Maaari silang makontak, matawagan at kung ano-anong impormasyon ang ipasa sa kanila. It can be very, very dangerous. So, merong pride kami na masasabi na fully protected yung data ng ating mga OFWs all over the world. And ngayon, ang binabantayan namin ngayon, ano, Zen, yung aming mga regional offices, kasi madalas dyan sila pumapasok eh. So we will be having a meeting again with the DICT. Pumirma naman ang kasunduan ng Department of Migrant Workers sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT para malabanan ang mga cybercrime at pagnanakaw ng datos ng mga OFW na ginagamit sa mga investment scam, illegal recruitment at human trafficking. Maaaring kontakin ang CICC sa kanilang opisyal na Facebook account para ireklamo ang mga naturang insidente. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Itinanggi ng Department of Interior and Local Government na may utos ang Malacañang sa mga ahensya ng pamahalaan na kontrahin ang panawagan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paghihiwalay ng Mindanao. Ayon kay DILG Secretary Ben Horabalos, hindi rin napag-usapan sa pulong sa palasyo ngayong araw ang naturang isyu. Nauna rito naglabas ng pahayag si Abalos at iba pang ahensya ng gobyerno na dapat manatiling nagkakaisa ang Pilipinas. Definitely walang order. It's kung sino lang gusto maglabas, ilalabas nila. Ganun lang yun. So yung mga lumalabas na yan, talagang nagmamalasakit lang sa mga nangyayari ngayon. Hindi rin suportado ni Senador Ronald De La Rosa na dating PNP chief sa ilalim ng Administrasyong Duterte ang panukala ng dating Pangulo. Pero tumanggi siya na sagutin kung bakit sinusulong ni Duterte ang paghihiwalay ng Mindanao. Tutol din si Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez sa naturang panukala ayon sa kalihim na nagsilbing AFP chief, Defense OIC, Peace Advisor at COVID Vaccine Czar sa ilalim ni Duterte makaapekto sa peace process sa Mindanao. Kung sino bang gusto maghiwa-hiwalay ang bansa? That move will really affect the comprehensive peace process. That's why we were very thankful that we were able to rally the support of the Bangsamoro people wherein they are not with this movement. And they will abide with the agreement with the government. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula ng magbayad ang Saudi Arabia sa mga OFW na natanggal sa trabaho dahil sa pagkakabangkarote ng ilang kumpanya sa Saudi noong 2015 at 2016. Ay sa Pangulo, aabot ng mahigit 868 million pesos ang halaga ng cheque na na-release na bilang bahagi ng kabayaran. Nauna rito nangako si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa Pangulo na babayaran ng mga sweldo ng mahigit 10,000 displaced overseas Filipino workers. Ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Naka-process na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Marami pang celebrities ang nagbaliktanaw sa magagandang alaala ng head ng Dreamscape Entertainment na si Deo Edrinal. Paano nga ba tumatak si Deo sa mga artista? Alamin sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
He changed our lives. He made it for the better. I always tell my son, you know, parang Tito Deo is a very big part why our lives are the way it is now. He believed in me, he trusted me, he gave me the opportunities. Emosyonal si Cherry Pie Picache habang kinukwento ang mga di malilimutang alaala ni Deo Endrinal. Lalo na nang gumawa siya ng proyekto sa ibang network. Nakita kami sa elevator, sabi niya sa akin, bumalik ka na. Sabi niya, tas usap tayo. Tapos yun, pagbalik ko, mula sa puso. Afternoon, dire-diretso na. He was my, my mentor, my supporter. Sabi ko nga, paano na ngayon, wala na akong tagatanggol. Bilang homegrown kapamilya talent, tumatak din kay John Prats ang mga pintong binuksan ni Sir Deo. Siya yung nagbigay sa akin ng bituing walang ningning with Sarah, Tiny Tony ko, lahat ng teleserye ko after noon. Actually, halos lahat ng projects ko was with Sir Deo. Parang siya talaga yung naniwala at nandyan for me. Sinuportahan din ni Sir Deo ang plano niyang maging direktor. Nilibre ako ni Sir Deo ng mga tickets sa play, like Kinky Boots, Hamilton. Pinanood namin yun. Sabi niya, eto, matuto ka. Baka may makita ka, may mga ganyan ka. So yung support niya sa akin dun sa mga panahon na yun, naramdaman ko na may nakikita siguro Sir Deo. Hindi maramot sa oportunidad ang kapamilya executive, lalo na sa mga nagsisimula pa lang ang karera. Hindi ko makakalimutan is willing siyang tumulong sa mga bagong mga talents. Hindi ko lang in-expect na, syempre as a boss, si Sir Deo, syempre ang mga boss nakaka-intimidate din, but they're so nice and humble and they'll always be there for further talents. Dahil kay Sir Deo, naging sidekick ako. Napaka magandang experience ko. Sidekick ako ni Kuya Coco Martin. So, sa once upon a time. Sa gitna naman ng pagdadalamhati ng mga kasamahan sa industriya, bahagyang pinasaya ni Kim Chu ang mood kagabi. I live by to that experience that life is like a roller coaster. Ups, downs, but at the end of the day, tumitigil din yung ups and downs. It's up to you to ride one more time if you want to go another ride. Oh, yeah. So, yeah, dahil dyan, tumapang ako. Gumawa ng maraming teleserye si Kim Chu sa ilalim ni Sir Deo, gaya ng Sana Maulit Muli noong 2007, Tayong Dalawa, Ina Kapatid Anak, Love Thy Woman at marami pang iba, kabilang ang hit series ngayon na Linlang. Dumulo rin kagabi sina Sharon Cuneta, Richard Gomez, Coco Martin, John Estrada, Jake Ejercito, Pokwang, Rufa Gutierrez, Sunshine Cruz, Michael De Mesa, John Arcilia, Jake Cuenca, Chi Filomeno, Jella Ataide, BGYO at marami pang iba. Sabi ko parang, I don't think things will be the same. Pero ayokong matapos doon kasi sinabi ko na lang na bantayan mo kami. I-guide mo kami, Deo. May misa ulit ngayong gabi at si Martin Yovera ang mag-aalay ng kanta para sa kaibigan. Bukas ang huling gabi ng lamay at inaasahan ang buong puwersa ng Kapamilya Network sa huling pagbibigay-pugay kay Sir Deo. MJ Felipe, ABS-CBN News. Pinagmulta ng Philippine Basketball Association ng 100,000 piso ang forward ng Magnolia Hatchas na si Calvin Abueva. Ito'y dahil sa kanyang pangungutiya kay San Miguel Beer coach George Gallet na may kapansanan sa mata sa Game 2 ng Commissioner's Cup Finals nitong linggo. Sa ilalim ng mga patakaran ng liga, ang sinumang kukutya sa pisikal na kapansanan ng isang tao ay pagmumultahin ang hindi bababa sa 100,000 piso. Humarap si Abueva sa tanggapan ni PBA Commissioner Willie Marshall kanina matapos siyang ipatawag pati na si SMB forward Mo Tautua dahil naman ito sa sigawan nila kasama ang kanika nila mga misis pagkatapos ng Game 2. Ayon kay Marshall,
nagkaayos na ang dalawa at humingin si Abueva ng paumanhin sa PBA kay Tautua at sa misis nito. Isang Nigerian-Filipina beauty ang magiging pambato ng Quezon City sa Miss Universe Philippines 2024. Pasok naman sa top 10 ang senior citizen na kandidata. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. 15 kandidata ang nagtagisan sa Miss Universe Philippines Quezon City kagabi. Patalbukan sila sa swimsuit, evening gown at question and answer portion. Mula sa 15, pinili ang top 10 at pagkatapos ng dalawang round ng Q&A at isang final look, inanunsyo na ang winners. Miss South Triangle! Kinoronahan si Phil Nigerian Lorraine Ojimba ng South Triangle. You just have to pretend, then everyone else will believe it because if I don't do it, then everyone will sense how nervous I am and I just need to really fake it till I make it. So right now, I'm shivering but I'm pretending that I'm poised. Ayon kay Ojimba, dahil first time niya sa pageant, talagang nag-training siya ng todo. It's easy to sound logical, it's easy to sound smart, but it's not that easy to sound compassion, to sound compassionate, which is something that is really important because most of the time people just talk without a heart, and that is what I really aim. In every answer that I give, in every word that I speak, it comes from my heart. Pasok naman sa top 10 ang 69-year-old candidate na si Joyce Cubales. Proud ang kanyang mister sa pambihirang achievement ng asawa. She proved it right that, you know, that even in swimsuit competition, she can still make it on the stage, diba? At her age, it's not too bad. Hello, I'm Christy Lynn Landrino McCary, proudly representing the city of Taguig. Samantala, ang grande rin ang sashing ceremony sa Taguig City para sa kanilang pambato sa Miss Universe pageant. Ayon sa 33 years old na Miss Taguig na si Christy McGarry, muling nabuhay ang kanyang Miss Universe dream matapos tanggalin ang age limit sa pageant. It's something that's always stayed in the back of my mind, knowing that I had this kind of purpose to fulfill. And I know it might sound a little cheesy or cliche, but it's something told me that the universe was calling, that the stars were aligning. Runner-up si Christy noong 2015 Miss Intercontinental Pageant sa Germany. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Nagsimula nang dumagsa sa Binondo ang mga mamimili na naghahanda sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Alamin kung ano ang mga patok na pampaswerte at pagkain ngayong Chinese New Year sa pagpapatrol ni Katrina Domingo. Dumayo sa Binondo si Amelia Alfonso para bumili ng mga ipangreregalo niyang tikoy. Ayon kay Amelia, kada taon, naglalaan siya ng halos 2,000 piso para makapambili ng kahong-kahong tikoy tuwing Chinese New Year. Nakagays na ako sa magulang ko kahit Pinoy tayo na pag may ganyan, namimigay sila ng maliliit na tikoy. Kwento naman ni Jomar ang Pongyas na nagtatrabaho sa isa sa pinakamatatandang tindahan ng dumpling sa Chinatown sa Maynila, nag-extend na sila ng ilang oras sa tindahan dahil ang mga order tuwing Chinese New Year halos triple na kumpara sa kanilang benta sa pangkaraniwang araw. Talagang mabenta po pag Chinese New Year kasi yung dumplings po, yan yung pinapaniwalaan nila na maswerte sa ating kakainin nyo. Ang ilang tindahan naman ng mga dekorasyon at pampaswerte sa pagsalubong ng bagong taon, bukas ng 24 hours sa Binondo. Ang presyo ng mga lucky charms, talismans at iba pang pampaswerte naglalaro sa 50 piso hanggang sa 5,000 piso, depende sa laki at disenyo. Kung pampaswerte para sa Chinese New Year ang hanap mo, marami ng mapagpipilian dito sa Binondo. Mula sa mga ampaw na pangregalo hanggang sa mga pampaswerte na tulad nito. Mayroon din ditong mga iba't ibang klase ng tikoy para sa inyong salo-salo. At kung kailangan mo naman ng mga pampaingay, pang-alis o pang-taboy ng masamang espiritu, hindi mo na kailangan bumili ng mga paputok dahil meron na nito.
Paliwanag ni Sammy Lim na Chairman Emeritus ng Philippine Retailers Association, ang mga negosyong may kinalaman sa agrikultura at pagkain ang karaniwang malaki ang kinikita tuwing Chinese New Year. Ang bawat putahe kasi na ihahanda ay makahulugan umano, katulad na lang ng dumpling at pansit. The first dish they would eat is basically a dumpling. A dumpling, just like gyoza, is shaped like a gold ingot. That's why, you know, it's very lucky. And the second thing they would, you know, eat, we definitely eat is noodles. It's all about long life. Ang tikoy naman sumisimbolo sa madikit na samahan sa pamilya o kaya naman ay sa mga katrabaho o kaibigan. Ayon naman kay Wilson Flores ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, ang kaugalian ng pagbibigay ng angpao o red envelopes na may laman na pera ay nakatutulong din sa ekonomiya. Nakakatulong yun sa spending kasi yung mga Chinese families, hindi lang Pilipinas, all over Asia. Ang paniwala kasi pag ikaw namimigay ka, good luck din yun for you. Dagdag ni Flores, dahil week-long holiday sa ilang bansa ang Chinese New Year, nakakakuha rin ng dagdag na kita ang ilang tourist spots mula sa mga bakasyonista. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Okay naman yan. Mm. Oh, yung yan. Ano namin na. Nagpapatakbo sa negosyo. Ampaw. Oh, yung ampaw ah. Ang ampaw sa ang alam ko sa amin sa Mindoro ang ampaw kinakain. Ayun ano, basta yung envelope yung namin lahat dito ha, pula may laman. Verde, hindi mo nakuha. Ito naman. Padala namin ni Henry, kulay verde. Oo. Ba't verde? Ako okay na ako sa tikoy. Papaswerte daw. Ah, okay. Oh, verde. Dala kami sa inyong ampaw. Dollar. Verde. Ang problema lang ay may laman ba? Ayun nga lang. Sobre. Pero maganda rin sa negosyo. Ang sinabi nga ni Mr. Lim na pati sa agrikultura, o sa mga magsasaka, makikinaba. Wala namang problema dyan. Natakbo lang na negosyo yan. Pero kung kayo maniniwala, dyan tayo may problema. Baka mamaya na hintay kayo ng hintay, walang dumarating, madidismaya kayo. Huwag na ho. Basta nakakatulong kayo sa takbong na ekonomiya, okay na yan. Yung kailangan daw kainin yung malagkit. May kaibigan ako ginawa yan. Ano nangyayari? Pati postisyon niya, nanguyan. Nanguya yung postiso, sumama doon sa malagkit eh. Yung biko, Dear, biko. Alam mo, hindi ko alam, pag nakita ko yun. Sino? Sa lalaki. Ano ba nararamdaman ko? Awalan, nag-ano na eh, nag-migrate na. Sa hiya. Nag-migrate sa hiya. Makala mo naman. Ayaw mo ka. Manguya sa Valentine's Day, ayaw mo ka-date. Ka-date mo, biglang mangyari. Okay. Yan po ang mga balik. Binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umagadia. Magdala ka ng glue para magnatanggal. Dikit na ng maayos. Ay nako. Para po sa ibang balita, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan!